Paalala po ulit ha, no bayo, no boto. Hanggang October 31 na lang po, maaaring magparehistro at magpa-biometrics. Makibalita tayo kay CJ Turida. Sa probinsya ng Iloilo, 28,000 rehistradong botante ang wala pang biometrics data. Kung wala sang biometrics ang isa ka registered voter, although nakabuto siya sa nagliligad nga elections, sa dason nga tuig hindi na siya pwede makaboto kung hindi kumpleto ang iyang biometrics. Sa buong bansa, 54 na milyon na ang rehistradong botanteng may biometrics at pwede nang bumoto sa 2016. Pero may 3 milyon pang hindi pa nakakapagpa-biometrics. Walang forever, tandaan natin. Ngayon malapit na bumatapos, hanggang October 31 na lamang ang ating pagpaparehistro at pagpapavalidate or pagpapabiometrics. Kung hindi makakapunta sa mga tanggapan ng COMELEC ng weekdays, may satellite registration naman sa ilang mall kahit Sabado at Linggo, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Mula October 17, mas hahabaan na ang oras ng kanilang operasyon. 12 hours per day, 7 days a week. Tuloy-tuloy lang tayo ng pagpaparehistro sa iba't ibang mga satellite registration locations. Pero pansamantalang ititigil ng COMELEC ang registration mula October 12 hanggang 16 para bigyang daan ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga gustong kumandidato sa eleksyon. Kasabay niyan, dadagdagan ng PNP ang mga pulis na magbabantay sa mga tanggapan ng COMELEC. Sa October 12 din sisimulan ang pagre-review ng ilang grupo sa source code ng mga makinang gagamitin sa eleksyon 2016 kasama ng PICOS machine. Magtatagal ito ng 7 buwan. Ang source code ang itinuturing na blueprint ng automated election system na gagamitin sa eleksyon. O ito yung human readable instructions na nagsasabi sa mga makina kung paano sila gagana. Kailangan itong ma-review para matukoy at maayos ang anumang problema sa mga makina. CJ Torida, nagbabalita, Pilipinas.